Magandang araw sa inyo guys. Sa video natin ngayon, tuturo natin kung paano pa gumagana ang ating magnetic contactor. Paliwanag lang natin guys, simpleng paliwanag lang para sa mga baguhan natin ng mga kasama sa mga electrician, yung mga aircon technician, yung mga ganyan dyan. Simpleng paliwanag lang to kung paano ba gumagana ang ating magnetic contactor. Kung mapapansin nyo, nilagyan ko na ito sa taas ng ng wire guys. Makita nyo, may pula, dilaw, tsaka blue na wire. Ibig sabihin nyan guys, ito ang ating line 1, line 2, tsaka line 3. Ito ang ating line side sa ibabaw guys. Kumbaga dito manggagaling yung entrada ng ating supply guys. Para mapagana natin itong ating contactor guys. Dito magsisimula ang kuryente guys. Dito magaling yung kuryente guys. Ito ang ating line side sa ibabaw. Makikita nyo, meron tayo dyang line 1. Ito, line 2. Tsaka ito naman, line 3. Ayan, may nakalagay dyan. Ayan, hindi kayo malulito dyan kasi may nakalagay naman dyan. At dito naman sa ibaba, ayan. Makikita nyo, meron tayo dyang T1, T2, tsaka T3. Ayan, yung 2, 4, tsaka yung 6 na yan. Yan yung ating load side, guys. Kung makikita nyo naman guys, dito sa gitna guys, ayan. Makikita nyo, may mga numero tayong nakikita, di ba? Ayan. Yung 13 tsaka 14 guys, itong 14. Mapapansin nyo guys, sa gilid nya, merong NO na nakasulat. Ayan, NO. Ito po ang ating normally open guys. Ibig sabihin guys, hindi pa gumagana ang ating contactor guys, hindi pa siya pumalo guys, naka-open lang siya guys. Ayan guys. At ito naman sa gilid nya guys, meron tayong 21 tsaka 22. Yan guys, big sabihin may nakasulat din dyan guys na INSE. Yan, hindi na kayo malilito guys kasi may nakasulat na. Yan ang ating normally closed guys. Ibig sabihin guys, kahit hindi pa gumagana itong ating contactor guys, naka normally closed lang siya guys. Pero pag once na gumana na to guys, mag-open yan guys. Yan. Makikita rin nyo rin dito sa gilid guys. Ayan, meron ditong ito yung parang, ano yun guys, diagram. Ayan, makikita nyo, ayan yung 13 tsaka 14 naka-open lang. Itong 21 tsaka 22, ayan, naka-close guys, ayan. At napapansin nyo rin guys, dito sa gilid, meron tayo dito itong A1 tsaka A2. Ayan guys, yung A1 tsaka A2 natin guys, yan ang wag nating guys kakalimutan kasi yan ang kailangan nating susupplyan guys, yung A1 tsaka A2 na yan. Kailangan nating supplyan yan ng 220, kumbaga 110 para mapagana natin ang ating contactor. Kasi pag hindi natin to nasupplyan tong dalawang to guys, hindi natin nasupplyan ng 110, hindi papalo ang ating contactor guys. So, yan guys. Mahalaga to guys kasi itong A1 tsaka A2 natin guys, ito yung natin guys, kumbaga holding coil natin guys. Yan, yan ang kailangan nating supplyan para mapagana natin ang ating contactor. So, ayan na nga guys, yan lang ang simpleng paliwanag ko tungkol sa ating magnetic contactor. Sana may may natutunan kayo katulad kong mga baguhan diyan sa electrical. Sana may natutunan kayong tungte sa aking paliwanag guys. Yan lang guys, maraming salamat guys sa inyo guys.